Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil napapayag na si Rinette na magluto ng dinner para sa mga kaibigan ni Carlos, naglakas loob na rin si Rinette para sabihin kay Carlos na iaayain niya si Ana din na kumain ng dinner kasama sila. Pero kahit nalubog sa loob ni Carlos ay umuo siya. Kaya agad-agad naman tinawagan ni Rinette si Ana din para imbitahan. Nang kausap na ni Rinette si Ana din at tinangayahan niya si Ana din na kumain ng dinner kasama sila Carlos. Agad namang tumanggi si Ana din dahil niusapan sila ng kanyang lolo na kakain sa labas. Lalo na't paatis na ang kanyang lolo at hindi alam kung kailan babalik. At nahihiya rin si Ana din na makipag-dinner kasama ang mga kaibigan ni Carlos. Dahil alam niya na bandil na magkakaibigan kung bakit nagkaroon ng dinner. Kaya nung wala nang magawa si Rinette, eh sinabi na lang niya na okay lang. At sa susunod na lang, pagkababang pagkababa ng telepono, agad na sinabi ni Rinette kay Carlos na hindi sasama si Ana din dahil kakain si Ana din kasama ang kanyang lolo Pepe. Si Ana din naman after niya makausap ang kanyang nanay Rinette, ay tinawagan niya ang kanyang lolo Pepe dahil sa pagtataka nito na hanggang ngayon wala pa rin. Sa tapuan nila ang kanyang lolo. Nang ruting niya ang telepono ng kanyang lolo, nasa kabilang banda ay nagulat naman si Sovi at ang kanyang mami Moira sa pagtulong ng telepono ni Don Pepe. At na makita nilang si Ana din ito, agad nila pinatay ang telepono dahil pareho silang natataranta at napapanik dahil sa ginawa ni Moira kay Don Tosilito. Nang naninsanhi kung bakit ito ay nakahigla pa rin at walang malay. Sa abilang banda naman si Ana rin, nang marinig niya ipinaba ng kapitang linya. Ang tawag nito ay agad nagtaka dahil hindi ganun ang kanyang lolo ay tayo sumasagot ng telepono. Kaya siya ay nagkalanglang lalo. Sa kabilang banda naman, si Moira ay tumawag sa kanyang kakilala upang humingi ng tulong para sa gagawin nilang pagtakas kay Don Joselito. Kaya sinabi ni Moira kay Zoe na bababa muna siya at may kakausapin. Kinabahan naman si Zoe dahil baka magising kanyang lolo. At sinabi ni Moira na kung sakali magising ang kanyang lolo, pupukin uli ito ni Zoe. Nung nasa baba na si Moira at kausap ang kanyang kakilala, pagkatapos nilang mag-usap at tumalis na ang kanyang kakilala, ay nagulat si Moira na makasalubong niya si Annalyn. Si Annalyn naman ay nagtaka anong ginagawa ni Moira sa hotel dahil hindi niya alam na doon pala nakatira si Moira. Sakto naman, tumawag ang reception at binigay ang wheelchair na hinihingi ni Moira na lalong ipinagtaka ni Annalyn. Ngunit ang tanongin ito ni Annalyn, galit si Moira at sinabi na walang pakialam si Annalyn kung ano ang gagawin sa wheelchair. Kaya lalong nagtuta si Annalyn. At nang umalis na si Moira, agad naman siyang gumawa ng paraan para masundan niya ito. Nang makaakyat na si Moira sa kanyang kwarto, ay agad-agad nila kinuha si Don Jose dito at inilagay sa wheelchair. At tinalhin na nila ito para itakas. Para ilabas upang walang makaalam na nandoon si Don Joselito sa kanyang kwarto at kung ano ang nangyari kay Don Joselito. Sukdulo na talaga ang kasamaan ni Moira. Kaya kung nagustuhan niyo ang aking pagkwento, huwag niyo naman ikalimutan na i-like, i-subscribe at i-press niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!